Magandang araw po muli sa inyo mga ka-DIY. Narito na naman po ako sa panibagong video na aking gagawin. Sa video nito ngayon, ang gagawin ko ay mag-i-install. Inalagay ko itong mga busbar. Yan guys, nagbutas na ako. Yan. Tulad ng dati, yung pagitan ng mga butas nito ay 4.5 mm. Yan guys. Sa wakas ay maayos na itong mga battery. Bali, ang pagkakalagay po nito ay ipagpapantay ko sila. Ipagpapantay ko sila ng ganito. Tapos ilalagay ko itong busbar. Yan guys. Patuloy niyo pong panoorin ng video para sa mga konting kaalaman. At kung bago ka lang sa channel ko, ay huwag kalimutan mag-subscribe. I-click ang notification bell para lagi kang ma-update sa mga susunod na video na aking i-upload. Pag-like ang video. And share guys sa mga kakilala nyo, mga kaibigan na interesado sa ganitong mga DIY at sa ganitong mga project. At ito na nga mga ka-builders, dito ko ipapatong ang mga battery. Niligyan ko ito ng plywood at rubber para safe ang mga battery sa anumang damage. At saka na ilalagay ang battery. Ayan guys, at maglalagay ako ng pandikit sa kanila. Siyensya na guys kung kakaibang klaseng pandikit ang ginamit ko. Matibay kasi to, pag natuyo, talagang pati balat ng battery ay malalapnos kapag binaklas mo. Elastoseal pala ito guys. So shout out kay Elastoseal. Baka naman. Nilagyan ko ng pandikit ang bawat pagitan ng mga battery sa part kung saan sila ipagsasama. Ayan, pag natuyo yan guys, talaga naman para silang bagong magjowa, ang hirap ipaghiwalay. Ayan, nagka-problema pala sa video guys, kaya yan, nabuo agad sila. Nag-pause pala ako, di ko na i-play ulit. Buti na lang, nahabol ko yung last part ng mga battery. Ayan guys, ganyan ang pagkakabuo ng mga battery. Ayan, nasa ilalim yung negative terminal at nasa itaas naman yung positive terminal. At sa paglalagay naman ng busbar, kailangan maingat tayo sa paglalagay. Ayan, iwasan natin na magkaroon ng short circuit at mahulugan ng mga busbar. Kasi guys, masyadong exposed yung mga busbar. Pero kung magbubuo ka nito, mas maganda, itatakpan mo muna yung mga busbar para safe sa anumang disgrasya. Ito mga ka-builders, nabuo na sila. Ganyan ang posisyon ng bawat busbar. Ayan, dalawang set po ang binuo ko ng mga battery. 48 volts po ang bawat isa at 130 ampere hours. Pagsasamahin ko yan guys, kaya ang total capacity nila ay nasa 260 ampere hours. And nilagyan ko na rin pala sila ng wire para sa BMS at balancer. At nilagyan ko rin ng terminal block para dito magkoconnecta ang battery at BMS kasama ang balancer. And from number 1 to 17. Naka-number po yan mga guys, mga ka-builders. At sa kabila naman ay naka-wire na rin sila. Ipagsasama ko mga battery sa iisang BMS at balancer. Bali, naka-parallel po sila. Ayan, minarkahan ko na rin ng mga wire para maayos ko silang ma-connect. Mahalagang laging naglalagay ng mga marka sa bawat wire na ini-install para di na malilito kung saan ito ay kukonek. Sa dami niyan guys, talaga namang hindi mo alam kung alin dyan ang tamang wire para sa isang terminal. Dito ko rin sila i-kukonek. Ayan, naka-parallel ang dalawang battery. Nilagyan ko ng terminal lugs itong mga wire para secure sila.
Ayan guys. Ganito po yung pagkakakonnect nila. Alright, malapit na itong matapos, mga ka-builders. Sunod ay babalatan ko ito ng rubber para maiwasan dumikit sa enclosure na gagawin ko. At ito na nga mga ka-builders, nabalatan ko na ng sila ng rubber para hindi na ito dumikit sa gagawin kong enclosure na GI sheet na 1.5. Ayan guys, hanggang dito na muna ang video. Subscribe, like, and share. Huwag kalimutan i-click ang notification bell para sa susunod na video ay mamanotify ka. Ayan guys, tuloy lang ang suporta para na rin may tulong tayo sa iba. Ayan guys, maraming salamat po sa inyo. Abangan nyo po ang next video na aking ipapalabas. Ayan, maraming salamat and God bless.